Sobrang nag-enjoy ako ka-work si Inigo, and it's been a long time, no? Siguro almost a year kaming hindi nagka-work together because kasi iba yung path namin, you know. Merong, you know, international career si Inigo as a singer, and then ako naman nagpo-focus sa acting. And nung nagka-work kami ulit, it's kind of strange kasi parang uy, ang tagal na natin hindi nagkatrabaho, but all throughout the project, I mean doing the project, magaan lang, masaya, and also malaking tulong din yung set namin kasi super 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 saya and super gaan yung set namin. Thanks, Maris. How about you, Inigo? How's your dynamics with Maris this time? Ako naman po, like what Maris said, we enjoyed it. I mean, sobrang selam po nung set namin, yung lahat po ng kasama namin. And since it's a comedy film, so lahat kami, sobrang light lang. And kami ni Maris, honestly, you know, whatever work we do, whether it be it singing, dancing, you know, acting, sobrang sarap niyang katrabaho kasi kitang-kita mo yung passion niya sa ginagawa niya. At saka dito sa ano na to, movie na to, I even told her, sabi ko dito kaya to first time nakita na hindi mo iniisip na kailangan mo mag-impress ng kahit kanino. Parang you're just playing around. So it was nice to see that kasi parang ako, nadadala na din ako na parang, okay, I'll just let loose as well. So masaya yung and good energy yung nakuha ko from Marie. So I'm glad to be able to work with her again. Well, thanks again, Inigo. And congratulations to the entire cast and good luck to your film. Maraming salamat po. Thank you, Nikki. Thanks, actually, yung ano nga eh, tama yung sinabi mo, Inigo, no? Pati Maris, yung reunion nyo, parang breath of fresh air bigla. Kasi ang tagal. Oh, yeah. Diba? Parang ang tagal bago kayo ulit nag-work. Kaya mas feel ko mas relax, tama ka, Inigo. Mm. Hindi kailangan mag... hindi forced to. Oh, po. Diba? Parang mas okay ngayon. Mas baklang-bakla si Maris. Mas pogi-pogi si Inigo. Alam mo yun, parang yourself talaga. Okay. But before we go to this next question mula sa Singapore. Oh my God. Okay. Let me just a quick run through of your roles or characters in the movie. No, kilala na natin si Boyet. So that's Sijan. Inigo, sino ka dito? Ako po dito si Charles. Ang best friend ko ni Boyet. Best friend. Oh my God. Don't cross the line. Don't fall in love. Rule yan eh. Anyway, Maris, ikaw, anong role mo dito? Ako po dito si Nancy. I love Nancy kasi very ano siya, very open siya sa feelings niya and ano, siya yung girl na super super nagka-crush kay Boyet. Yes. Boyet pala. Boyet. Ang ganda lang. Chong Joey. Ayan. Chong, ano naman ng yung role dito? Naman ang bilang ama ng pamilya na nag-aalaga at saka concern sa health ni Boyet. Ayan. Is the father accepting? Ano siya? Tanggap niya si Boyet kung ano siya? Wala namang problema ang ano eh, kanyang gender. Ang problema lang talaga doon sa istorya to, yung tungkol sa health niya. As a father, kailangan isigurado niya ligtas mo lang. Wow! Ang swerte naman ni Boyet na very supportive ang kanyang father. Punta tayo kay Christian. Christian, anong role mo dito? Hi po. Ako po si Baduding dito. Baduding? Yes, di ba? Baklang-bakla ang pangalan. Yes, ako po ang baklang kasambahay. Baklang kasambahay na feeling nanay. Feeling jowa ni Chong Joey. Oh my God! Sobrang nakakatuwa po yung role ko dito. And ako po yung sa family ng Pamilya Camacho. Kanila Boyet at saka kay Chong Joey. At saka kay Andre. Ayan. Yes, so ikaw pala yung ano, para kang... Parang kang Jodie Santa Maria kay Sir Chief. Parang gano'n natin. Parang, opo, parang on the way na doon. Actually, hindi naman kami nagkakalayo ni Jodie Santa Maria. Parang Jodick. Jodick Santa Maria. Thank you, Christian. Andrew, ikaw naman. What's your role here? Yes, ako naman ay kapatid ni Boyet. Bunsong kapatid. And ako yung masunuring anak masyado ng aming ama si Chong Joey. Kaya everything that he says, I'm just doing it. So are you a supportive brother here? Secret. Secret. I think I really can't say. Okay. Alamin natin yan, don't worry. Yes. Gian, parang nakita kita doon sa barkada ni Boyet, tama ba ako? Yes. Ako isa sa mga barkada ni Boyet. Ako si Kylie. Ako yung pinaka, I think, enabler sa aming tatlong
sa aming apat na magbabarkada. So, enabler ako. Ako yung laging yes ng yes sa mga decisions ni Boyet. Supportive! Yun. Yeah, very supportive ako. Kasi yung character ko din, very go lang siya. Go with the flow. And parang gusto niyang go-getter siya ng mga bagay kasi. Ayun. Hanggang dun lang. Eh, tamari ah. Maris ah. Tawang-tawa ah. But yun. Babaeng bakla. Guys, babae po ako. Or hindi. Joke. Malalaman niyo po sa movie. But yun. Yeah. Yun po. Diyos ko. Ang saya naman. Parang parehong-pareho kayo ni Maris ng energy. Next, si Fee. Fee, anong role mo dito? Ang pangalan po ng role ko dito ay si Catriona. Ay, iba din ah. Yes. Tapos ako po yung magkakabarkada kami ni Boyet. Tapos ako po yung pinakaate sa magkakabarkada. So taga-saway, tagabigay ng advice, wisdom dito. Ayan, yun po ang aking role sa pelikulang ito. Iba and naman, of course, yeah. Supportive para sa mga gustong gawin ni Boyet sa kanyang buhay. Iba din yung wisdom eh. Kasi yung isa, enabler. Ikaw, wisdom. Mas na barkada nyo, no? Eto naman, Jairus, hindi kita nakita sa trailer. Nasaan ka doon? Hello po. Hindi, nandun po ako sa trailer po. Kasama rin po ako nila V at saka... Actually, kasama po ako sa baklang ending. Parang muntik ko na sabihin na parang wag na lang sumama sa movie. Pero yun po, asama po ako sa movie, sa Backlog Ending. Kumbaga barkada nila, Fee, G, at ni Z. Pero more on, ako yung parang kontrapelo palagi kay Boyet. Kasi since magkaedad kami, kumbaga parang alam ko yung pwedeng mangyari kasi pag ito yung decision niya, pag ito yung hindi ginawa niya. So yun ako, parang mas ka-close. Hindi naman mas ka-close, pero mas nagja-jive lang kami together. Right. Okay. Ngayong nakilala na natin ang mga characters or roles nila in the movie, let's call in our next friend from the press all the way from Singapore. Let's call in now June Rigonan. Hi, June. Hi, MJ. Hi, kapwa physicist MJ. Hi, everyone. Magandang gabi sa inyo lahat. First question ko siguro kay Zijan. Hi, Zijan. Hi, bro. Hi, good evening. Laki mo ng bata ka. Kasi pag alis ko dyan sa Pilipinas, eh, nasa isang show ka pa. Admittedly, si Jan, hindi pa rin nawawala sa mga introductions sa'yo na ikaw yung dating child actor ng primetime hit series na May Bukas Pa. Nakasama pa nga si Bro doon. How do you plan to go away from that character and be recognized as a, you know, mas matured and an older actor? Kasi kanina I was messaging my friends, sabi ko na, uy, kakausapin ko si Sijan. And of course, at first, they don't know. Tapos pinakita ko yung picture mo na ngayon. Sabi nila, sino siya? Sabi nga, tapos sabi ko, siya yung nasa May Bukas Pa dati. So, how do you plan to go away from that being just recognized as the former star of that show? Parang sa totoo lang po, parang hindi na siya maalis sa image ko eh. Naisip ko po na parang yakapin ko na lang si Santino. Mm-hmm. Kasi doon naman po ako nakilala, ang dami ko na-inspire, dami ko natulungan doon. So, bakit ko siya aalisin? Ba't di ko na lang siya yakapin? Kaya po ako nagtatanggap ng mga ibang challenging na roles eh, para mas makilala nila ako na hindi lang si Santino. Parang mas marami po akong kayang gawin. And, si Santino po kasi noon pa po yun eh, di ba po? Mm-hmm. Parang bata pa po ako noon. Parang ngayon, iba na yung Zijan ngayon. Pero I'm so happy po na na-recognize pa rin nila ako as si Santino. Parang hindi po nila ako nakikilala as Zijan. Parang Santino na yung tawag nila sa akin. Kaya nga kailangan ipakilala ka ulit na lalo na sa mga kababayan dito sa Singapore na ikaw yung dating maliit na bata. Pero ngayon, sobrang gwapon mo ng bata at sobrang galing mo nga nung nakita nga namin yung trailer. Di parang hindi ka ba natatakot na what if tuloy-tuloy sa'yo na maibigay yung mga ganitong klaseng gay roles? Hindi naman po, pero ngayon ko lang po yung parang baka mas stereotype ko masyado na gay po. Kasi straight naman po talaga ako, pero... siguro po nabigyan po ako ng iba pang opportunity po, eh go lang po ako ng go. Alright, maraming salamat. Kay Maris naman at saka kay Inigo, okay,
first of all, what was your reaction pala nung binigay sa inyo yung role? At saka nung ginawa niyo na yung pelikula, meron ba kayong realizations on how you would probably deal with the LGBT community o kaya yung mga kaibigan niyo na part ng LGBT? Meron bang pagkakaiba pagkatapos yung gawin itong series, itong project na to? Maurice, you want to go first? Sa first question niyo po, yung reaction ko po nung nalaman ko na part ako ng movie. Of course, I felt really happy kasi nung time na yon, you know, binigay ito sa akin na kasi sa ganun pa ng pandemic, nangyayari, ang daming nangyayari sa mundo. So, I felt